Hey! Oh yes! Magandang evening na naman po sa inyo lahat. We are here! You miss us! Hindi kami miss kasi talaga always kaming nasa YouTube, diba? And we are certified Filipino citizens. Of course! Because, you know, look very at me. Filipino! Look at me. Obvious ba na hindi naman ako American citizen? Diba? Remember mo, Filipino naman. Julian combination naman of so many races. Filipino. Diba? Hindi yes. Naman tayo mga ita ang tunay na Pinoy. Mm-hmm. Tayo naman, combination tayo of so many races. Saka yung rest yung bumpa natin makabayan. I memorize. So, gusto mo pa lupang hinirang. Lupang hinirang. Ay, alam na yun. Lupang hinirang. Every Filipino knows. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Alam naman natin yung mga ganun, diba? Susundan mo ng ano na yun, diba? Diyos ko ba? Dapat si Marculeta ang ano, nag-ano noon. Marculeta, ang kulit mo ah. Wala akong masabi sa kakulitan mo at ayawan ko anong gali meron ka. Anyways, ayan na. Narito po tayo ha. Makipag-chika na naman kayo sa amin. Of course! Sa araw na ito ng Friday. O, diba? Thank God it's Friday. And it's your Tita Tobs, Peter Ledesma, nagpupugay po sa inyong lahat. And my BFF, Pete Ampolocchio Jr., mga kaibigan, your sweetheart on the air. Yes! Okay. At ako naman, Papa Umang, Mr. Rastig, Papa Umang, Abi Paulite. Kumusta po kayo? Dyan lang kayo at dito lang kami. Oo, di ba? Of course! At siyempre, we are here because you're there. Uy, naging list ako, di ba? Dapat Filipino citizen nga ako eh. Anyways, ayan. Filipino naman marunong English. Ibabahagi na natin ang ating mga pasabog. Alam nyo naman kami dito, siguro nagugulat talaga yung ano no yung field ng ano o yung mundo ng vlogging no because parang first time na nagkaroon ng ganito sa vlog sa internet no? Show na ganito oo, sa YouTube mm-hmm. Oo. So wag na po kayong ma-shock dahil harangan man ang sibat. We are here to stay. Harangan man ang sibat, talagang hindi na po kami papipigil. Of course. Kahit na sino po yung mga demonyo dyan, yung mga umaharang sa karir namin, mag-isip-isip na kayo. May pangontra kami dyan. May pangontra na kami sa sumpanyo. Tatawas natin sila. Sa sumpanyo, sa mga pagiging ano ninyo, arangero ninyo. Yes, mauna ka na, Mr. Esting Papa Umang. Yes, ito naman, inami ni Kane Chua. Kane Chua. Ah, si Sir Kane, the president of ABS-CBN Corporate Communication. Magkita yes. Tayo sa kanya! So, hi, Kane Chua. Hello. Hello. Did you miss, ano, Sir Kane? Did you miss me? I missed you. So, ayun, may ni Sir Kane. Of course. Okay. Inamin niya na ang laki ng demand na viewers din sa mga ilalabas nilang pelikula, ibabalik nila yung mga program mga entertainment shows. So. Kaya talagang napilitan sila na magpag-tie up sa Signal TV. Dahil Signal TV. Kasi ang mas ang sila pinapahalaga nila, mas priority nila yung mga malayong lugar na talagang gustong manood ng ang probinsyano. Kung sa kapamilya channel lang, medyo hindi abot yung pinakasulok. Kasi pero may Sky Cable din naman sila. Pero diba? Ano? Oo, pero yung signal pero limited kasi, din naman 'yon. Oh, siguro lang ang Sky Cable, yung ano kasi signal TV. You need to pay. Oo, talagang madami masa din kasi yung signal. Saka mas malawak ang signal reach. Cable. Mm-hmm. Mas malawak ang reach ng signal sa TV. Okay. Pero pinunto ni Manny Pangilinan na hindi talaga kasama at hindi pwede na doon sila sa TV5. Saka kasi di ba before yung lumabas nga yung magba-black time na lang sila sa TV5 parang yun ang unang mga naglabas yun sa mga naglabas sa print at parang sabi nga in-offer pa daw ni Manny Pangilinan di ba pero magandang offer din yung signal kasi nga malaking tulong malaki din for ABS-CBN at malaking reach malawak ang ganda ng rating ng ano ng yung mga ano nila mga show nila na ibabalik maganda yung magiging rating ng show nila na ibabalik because ang dami na talaga nag-aabang especially nung kay Judy Ann Santos na binlay kahapon. Bongga, maganda ang ano niya. Maganda ang response ng mga tao. Mapasasalamatan kay bango ng bulaklak.
Bulak na kay Bangon ang bulak. Akala ko naman paano pasasalamatan yung bulak. Kay Bangon ang bulak na. Gusto mo pa yung desma. Kay Bangon, Bangon. Kay Bangon, Bangon ang bulak na. Ay, pasay na yun. Ano yung Biba Hot Bates? Ang alausan na. Pasay na. Wala ka ba na yung mga Biba Hot Bates? Isa parang yung mga sex bomb na. Pero at least yung isa may career sa politics. Oo naman, of course. Yes, si Andrea De Rosario. Of course. O, tapos ano? Meron pang isa, si Andrea at saka may isa pa. So tuloy-tuloy na talaga yung sa single. Oo, oh, at sa June 20 yata, medyo may parang may pasabog yata ang gagawin ng channel. Okay, may babalita sila. Malay mo, mag-press con sila, bias doon. Mm-hmm. Lahat invitado ang 300 entertainment factors. Hindi, ang ano yata, limitado na lang yung mga imbitahan eh. Limitado na lang. Oh, yung pagkasa sa entertainment press, lima na lang. Tapos yung mga vlogger, mas priority 15. Parang gano'n na lang yung nangyayari eh. Depende na rin kung mapipili ka doon sa limang iimbitahan nila. Yung ano, yung kaputo, kamusta naman imbitasyon ng ano, yung vertical. So far, zero. Zero pa rin. So far, zero. Zero? And I mean, totally one. Wow, Miss Marian, zero yan. So, yun po, yung binabalita ni Papa Astig, Papa Umang. Abangan nyo na tuloy-tuloy na sa Signal. Kasi marami talaga subscriber ang... Actually, Signal tayo, di ba? Signal tayo. Signal kami. Signal Cable. Kaya... Signal Cable. Bonggang-bongga talaga. Madam Teacher Peter News. Ay, ito naman itong plastikadang babaeng ito. Na nagpapakabatagrang na naman. Ay, nice. Kuday! Kunyari. Ano daw, utmost secrecy, hindi daw pinaalam. Lalo. Kasi ayaw naman niya nang ipapaalam daw kasi ina-accuse daw siya na nagsasalita lang kapag may mga TV, kapag may mga camera. But without TV, di ba totoo naman, without television, she is not in the mood to help. Oo, yun nga, di ba? But when you have cameras, you have television, she is very much in the mood to help. Diba? Napatunayan mo yun, diba? Yeah, I know. Tapos ngayon, I'm very, very much aware. Kung mga papel na naman siya dun sa mga nakulong na mga driver. Ay, yun mga, ano, mga nakulong na driver. Mm-hmm. Sabi niya, could you please do something about them naman? Nagtatrabaho lang naman sila. Please help them naman. Nagsumulat! Sumulat. Sa government. Sa government. Ganun-ganun. Could you please do something about them? Help them a little. Please try to be compassionate. Please try to be understanding. Ganun-ganun. Mm. Tapos tinulungan ng mga ano-ano, mga pinagbibigay dun sa mga nakulong. Mm. Na mga... Nag-share na kanyang blessing. Oo, na mga jeepney driver. Mm. Tapos hindi, yung ano, hindi daw ipapabalita. Pero nabalita na. Tapos yung tinulungan na isa, si Cordero Elmer, 72, 71 years old, nagpa-interview sa social media. And he talked in great detail about the help that was extended to them by Angel Luxin. So, binigay ni Angel Luxin. Pero pinagbibigay na maraming mga binigay. Mm-hmm. So, tapos yung mga connection niya, ginapang niya para makalabas. Okay, and then yung ano yung nagsasalita, ano, parang may sinasabi siya about maraming Angel. Maraming salamat daw kay Angel Luxin for all the help na, siyempre Tagalog yung ano, sa mga bagay na tinulong sa kanila. Mm-hmm. Talagang melting with gratitude sila dahil ng Angel Luxin. If not for Angel Luxin, hindi na sila makalalabas. Diba? Yung talaga si Angel Luxin talaga pagdating sa mga ganito, grandstanding, mahilig talaga sa camera. Kunyari, please do not talk about my health. It should be kept lahat naman in ng utmost secrecy. Nabigyan niya ng ano, nagpapamigay niya, pag-ayuda niya. Nasaan naman, ako kuna ng picture. Parang kumakunwari lang ba yung parang, di ba sabi nga yung nag-anumigay siya ng mga, nag-grocery siya doon sa Mindanao. Tapos ngayon may netizen daw niyang ipaalam daw na kumuha at inilagay sa social media. So yun pa talaga. Pero hindi daw galing yun sa kanya. Baka naman kasama yun. Baka naman din talaga niya kasama madam. Merong kumuha lang talaga. Pero yung ano natin sa ganang atin, yung mga alam niyo naman ngayon, mga masyadong ma-emotion ngayon at talaga hirap na hirap ang mga jeepney drivers natin, yung mga ano, tricycle drivers natin. At tinulungan niya po. Oh, kasi pag tinulungan mo din talaga sila, sobrang ano talaga yun sila. Melting with gratitude. Oo, diba? Mas kailangan na ilabas na yun ni Angel Luxin.
goal niya dahil may programa. Sa mga mas maganda nga naman yung mas maganda na rin yun kahit kay may camera, kay wala, basta tumutulong, hindi katulad ng mga inuyat diyan na mga puro na lang pasarap sa buhay, puro na yung mga pera nila kinikita nila, nilalagay nila sa pangko, sa presko na, sa negosyo, sa special presko niya, umiyak siya. Yun yung vertical presko. She was crying. Talaga, she cried. Ang galing niya umarte. Ay, hindi dyan, ha? Ang galing niya umarte. Talagang she is a very gifted actress. Ang galing niya umiyak. Talagang umano talaga siya. Dapat ano ba yung ano? Ano yung kantang tungkol sa iyak? Yung tungkol sa iyak? Halos, i-approximate. Yeah, talagang ano talaga yan? Ginawa talaga niyang lahat. Pero my God, darling, you should go on a diet. Oo, kasi lang, you're so taba. Ang taba-taba mo, tsaka yung kamay mo, ang tataba. Ang tataba, ang kamay ko, di ba? Look at my hands. Kasi hindi naman ano, di ba, mag-asawa ka na lang ba kay ENR? Di ba, nag-showbiz ka pa rin naman. So dapat talaga mag-diet. Kasi ang taba niya dun sa press ko, ang taba, namamaga ang mukha niya. At saka wala na yung kagandahan niya na talagang oval ang face. Wala na. Diba yung sa... Tsaka yung ilong mo, dahil weekly. Ay! Yung The Legal Wife, diba yung The Legal Wife, no? Talagang... Pretty siya doon. No, ipinihar pretty natin yung The Legal Wife. Tsaka ang slim, very slim and pretty and lovely. Correct. And very talented actress. Ang galing umarte ni Angie Luxil. Yun ang hindi mo pwedeng i-question. Correct. Yan, kahit na galit ka sa kanya, hindi mo pwedeng i-down siya as an actress because she really is a very gifted actress. I believe in you as an actress. Pero sa ibang gimmick mo, hindi ko alam. Dapat ang kapayat na siya. Hing nanay ang... At saka diba, alam mo naman, siyempre, mag-asawa ka, tapos alam mo naman yung mga ganyan na, yung lalaki. Kasi Bella Padilla nga, nag-iwalay sila, sexy na. What more na hindi ka sexy? At mas bata niya, malay mo. At saka pag baka magsawa ng... Hindi naman sinasabi na magsawa sa'yo, let us pray na hindi naman mangyari. Pero ang tendency kasi kapag nag-asawa na, nababaliwala na, hindi na-excited sa'yo, kaya dapat i-maintain mo yung sexiness mo para ma-maintain mong interest niya with you. Ayan, okay. Cheryl Cruz! Ako! Matagal ang pananapik, ngayon ay talagang balik na naman sa mga mainit na eksena nila ni Jerry Gonzalez, si Gino. O sa teleseryeng Magalo. Ito, aminado talaga ako na favorite ko to, number one ko para sa akin. Yung Magkaagaw na to kasi may mga labas dila, yung mga pakita ng books, mga pasilip-silip ng books, at yung mga behind, mga ganyan. So talagang siyempre, saka yung bukol ano, pinapakita. Sa tagal ng, ano, di ba, na lockdown, nagkaroon ng COVID-19 pandemic, siyempre, si Sherry, naaliw-aliw niya na lang yung sarili niya, di ba? Mm-hmm. May mga maniligaw naman siya, pero siyempre, iba pa rin talaga yung halik ni Papa Jerry. Kasi very young and very, very handsome. Kinukumpara na tuloy, pusing with sex appeal. Kinukumpara na tuloy ngayon ng netizen si Cheryl dito kay Eugene Domingo. Ang layo, ang layo face, ang layo. Hindi naman. Hindi alam ako bakit kinukumpara siya. Kasi di ba, pag tigang-tigang ka tapos yung wala kang love life. Before kasi nang wala kang love life, si Eugene na yung jowa niya, yung foreigner na jowa niya, parang lolo na nga niya, yung parang tatay na nga niya, di ba, tanda na. Matanda na yun. 70 yata. Matanda na nga, di ba? Oo, so parang ang ano nila, inilevel nila doon sa angulo na kapag may leading man, may ano, pelikula si Eugene, ay pinipili niya talaga guwapo. Guwapo, hunky talaga yun. Pag sinabi may kissing scene, maging leading man. Nakabuka na agad ang bibig niya. Talaga nakasampang na kaagad. At saka nag-cut na, hindi talaga rin kapat. Hindi nintindi si Derek, sabi. Cut! Sabi niya gano'n, hindi na nakasakasa ng ano sa... Ay, Eugene, ano na, Miss Eugene, cut na. Ay, kaya. Ano na, Miss Eugene ba niya? Ha? Marami! 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 Di ba yung ano, Kimi Dora? Kimi Dora, di ba yung pangalan na yun? Sa pelikula, Kimi Dora, may 1 and 2, may ano, blockbuster yun. 1, 2, and 3. Pinodos ni ano yun. Yung last yata, hindi ka anong kumita. Pinodos yun ni ano ng Spring Films ni Piolo Pascual. Kasi Piolo Pascual pala dati yung security guard. Would you believe? Bagay. Dati yung security guard pala si Papa P! Sa mga hindi nakakaalam. Tapos ngayon, yun nga,
dahil balik taping na sila, for sure happy siya. No, kahit malakin pa sila ng 100 days, di ba? Sa location pa kailan, di ba? Malay mo makakapluga na mangyayari diyan. Di ba? Eh si Papa Jeric pa man din ngayon sa tagal ng lockdown, eh lalo naging yummy kasi talagang super slim. Nakita mo ba ang itsura ngayon ni ano, wala na siyang tiyan, wala na. Yummy. Sabi ko nga dun sa pag-comment ako sa kanya, wow, super yummy. Mas lalo ka naging super yummy. Yes, thank you po. Yun lang. Okay, yes, balik na sa'yo, Papa Umang, your news. Ay, itong kwento ko, naikwento ko na to sa isang channel. Ulitin natin dahil hindi naman masyadong detalyado. Anong channel ito? Doon sa Haliparot Channel yata yun. Haliparot Channel? Anong channel ito? Haliparot yung channel? Ganun. Ha? Hindi, ano yung sabihin? Ano siya? Basta, mainstream na channel o ano? Sa YouTube. Okay, oh. Sa YouTube. Itong actor na to, di ba dati ano siya, may bisyo. Di ba balitang nagda-drug. Nagda-drugs, okay. Hindi siya nag-shoot pag what trip siya. Kapag feel niya magpaputok, nararap-rap niya. Sa pataas naman, sa baba. Action star? Action star ito. Doon nga ako sa isang shooting nila na kasama ko si Leonie Modo. Hinihintay na lahat, naka-ready na yung mag-shooting na. Wala pa siya. Tapos may dumating ang balita na andun na pinick up ng mga polis. Ay, kasi nagpaputok. Ay, siyempre nga lang. Nalasing. Oo, parang nga naman na-scandal ang mga polis. Sinasama ko. Probinsya ba ito? Probinsya? Sa Manila. Ay, Manila. Manila. Bilisano, Quezon Avenue eh. Quezon Avenue. Hindi, ito yung unang kinikwento ko. Yung pangalawa, hindi naman siya nakarat-rat. Hindi siya nakachungki. Ang problema naman, tagal yung dumating. So, late cause of delay siya. Noong una, ang dahilan, hindi muna siya magsusot kapag parang hindi pa wala pa siya sa release. Kailangan yung pangalawa, kailangan makapag-release siya. Kailangan makapag-release? Oo, pag inabot siya ng libo. Libido. Ma-alien talaga ito si Action Star, ha? Noon pa man, alam na natin kay sa bading, sa babae. At maswerte kami ni Leonie dahil nandun na naman kami sa pangalaman. Ilang taon yung babae nakaliligid? Bata pa? 14? Kasi ito nangyari. Nas, ano na yun, madam? Bawal. Bawal yun, di ba? Minor. Bawal. Oo, di ba? Ano nangyari, pagdating niya? Corruption of minor. Akala namin hindi talaga nagmamadali siya. Akala namin magsisimula na dahil late na eh. Yung pala nagmamadali siya para makakuha muna ng babae. Kinausap niya si Leonie, Yung daw, meron daw talagang bayo. Hindi naman niya pinenetrate eh. Hindi. Kasi nga bawal. Natakot siya na baka... Hindi. No penetration. Gawan siya ng ano, di ba? Sabihin na kahit na ang minor na edad, kahit na hindi mo pinili. Kasi parang kumbaga 14 pedophile ang dating mo noon. Kasi may edad ka na, tapos 14 yung pinapatulad mo. Ginamit lang niya ang finger. Tapos yung bibig. Doon sa likod ng mga halaman. So parang hindi pala hindi pala yung kanta ni Pops Fernandez ng ipasok mo aking mahal, ipasok mo naman. Wala. Ipasok mo ang pagmamahal. Pagod yun, sinasabi natin. So ganun lang. Ganun lang. Oral. Ganun. Oral sex. Maraming. Ay, grabe. Marami nakakita habang may ginagawa nila ang eksena ngayon. Ginagawa nila ang eksena ngayon, may mga sumisilip. Oo, kasi alam nila. Kinabog pa si Osang. Exhibitionist din itong lalaki. Oo. Very fond of showing. Buting alaman nila naman nakatakip sa kanila eh. Si Osang talagang, actually, nadyaan niya ipakita talaga para tinas talaga niya ang kanyang dosaya. Hindi maramot si Osang. Hindi maramot si Osang. So, ito pa lang si ano, hindi rin maramot kung si Asustar. Ang mabait yung sa mga balik, di ba? Ikaw kasi parin ba sa astig ka, si Papa Umang ka, lalaki, bros ko ka, hindi ka sumilip. Hindi ka sumilip. Oh, kasi di ba, kung dalawa tayo doon magandang tigil, sinilip natin si Papa B.
No. Tayo na pupunta kayo dun sa ano. Di ba may balita pa nga nun yung komedyante na hindi naman kagandahan, nagtsuktsakan din sila sa dressing room. Oo, doon talaga tuloy-tuloy daw. At saka na in love yung komedyana. Ay naku, mabuti na lang. Ay may love. Mabuti na nakakita ng bagong love. Pero talaga matagal din naka-move on kasi talagang na-feel niya ang machismo. Machismo ni Papi talaga nung action star. Overpowering. Parang inaano niya, parang ang haba ng bata. Ano sabi niya? Parang hindi ko yata makakil na. Ang lagi ko ma-uplose ay ang mahaba, ang baba. Uy, sino lalala ang action star? Kilala, kilala niyo ba? Kilala ba namin? Uh-huh. Oh, kilala niyo na ba? Kilala niyo? Action star na to? Kilala meron? Si R! Yun natitira, RP! Ano titira na lang pala natin? Ay, 5 minuto na lang. Akala ko, ang tagal na natin nagdadaknakan. Kuda tayo ng kuda. Akala ko, 5 minutes pa lang to ating. Ano pa? Ay, Julia Barreto, ayan, contento na lang sa pagluluto. Mm-hmm. Habang walang show. Kumaya mo naman siya. Cooking she is so rich. She doesn't have to work. Solo siya sa dito. Bahay niya. May ngayon sa mama niya kasi nag-lockdown na siya, eh, 'di ba? So yung cooking ano ni ano parang sa vlog expertise ni then, Marjorie Barreto na. Culinary Art. Film si Marjorie Barreto ay daang-daang libo ang ano ang subscribers sa YouTube. Oh. Marjorie's the mother. Marjorie Barreto kasi siya yung guest niya si Julia sa cooking ano niya. O yung vlog niya. Tapos si Claudine, bakit hindi nagso-social media? Samantalang, pag nag-social media si Claudine Barreto, nag-ano siya sa YouTube, o kung ano man, sa social media, niya ka marami talaga magsasubscribe niya. Hindi siya pang social media because she doesn't feel like. O, parang ayaw niya, si Sarah Geronimo, ganun din, no? No? Kasi kung, hindi talaga niya feel yung social kasi media. Kasi kung si Sarah Geronimo, ha, kung anuhin ko, titingnan natin yung popularity niya, pag nag-vlog yan, kakabugin, maraming kakabugin yan. Ay! Oh, saka ang ganda-ganda ni Sarah ngayon. Diba? Panagsalita lang siya about yung maganda lang yung content niya. Diba? Tumuan siya ni Papa Mateo. Kasi siguro dahil sa kakuriputan niya ni Mami Divine na ano nga na udlot. Kung gusto man ni Sarah noon na mag-vlog, hindi na natuloy. So parang natinatamad natuloy si Sarah. Binabayaan niya TV. Big sabihin, yeah, she's very maraming following pa rin siya, no? Maraming Julia Barreto. Julia Barreto. Kaya, kasi yung ano niya, naudot ng pagpapalabas ng kanyang ano eh, yung sa I Want niya. Mm. Tapos hindi ko lang alam kung naibalik na ba sa I Want. Hindi ba nagkaroon siya ng ano, yung horror na dalawa yung ano niya, character na ginagampanan niya. Mm. So yun, kung hindi natin hindi alam. Hindi naman niya natuloy-tuloy. Hindi nga, kasi because of lockdown niya. Oh. Kasi kung wala naman lockdown, lahat naman na-apekto talaga. No? At syempre, magpapaalam na tayo sa ating episode tonight. O, oh, diba? Kita mo ha, talagang exactly. Tamang-tama ha. Siyempre, nayata tayong masabi. Siyempre, pag mahaba ang chika natin, parang tayo nasasabi. At siyempre, magpapalit na tayo ako si Papa at pabalik-balik ako. Mr. Rustic, Papa Umang, na nagsasabi nga, Diyos mabalo sa pagtutok. At least subscribe to our YouTube channel, PTA Entertainment Network. At click ang notification bell para updated kayo sa aming mga bagong upload videos. Ayan. At siyempre, Mondays, Wednesdays, and Fridays po kami. Pero siyempre, pwede tayo mag-vlog. Mag-vlog ka na ng iyong mga sinusulatang tabloids. Ayan. At mababasa niyo po ako sa bagong sagad. Yes. Sa abipauliti.blogspot.com. At may page ba ako sa FB Papa Umang. At meron din akong YouTube channel, Abby TV. Yes. At sino nga pala kay Tyrone Onesa? Mm-hmm. Hi, Tyrone! Si Tyrone who is watching. Oh, comment na naman ito ni Tyrone, ma-abitin. Sabi sa atin, hindi ka mabibitin. Lahat ng episode, papadala natin sa kanya at i-share niya. Ayun. At saka, yun, lagi talaga siya doon nakatutok, sabi. At saka may mga ano tayo, may mga nagko-comment sa atin sa YouTube, ano natin, yung itong vlog natin na Chika Mo Vlog Kabo sa YouTube. Ang gaganda ng mga mensahe ng Madam Teacher. It's very nice. Talagang marky, talagang naaliload sila. Tapos may mga nagsasabi pa na ang huhusay ng... Hindi kami galing po yun na nagbibigay lang sila ng komento nila. Ang galing naman ng mga host na to, may mga ganun. Hmm. Tapos may mga sinasabi din sila doon na parang chika mo chika ko lang, ganun-ganun. Nagbabalik na sila. Ayan. That's very nice. May nag-uwi sa atin. Very fulfilling. May nag-uwi sa atin na
gusto nila maging malaking channel tayo. Siyempre, magiging malaking channel kami because of you, of your siyempre, your support, yan yung pagsasubscribe nyo sa amin. Sa inyo din po magagaling yan. At siyempre, okay. Madam Teacher, please, maraming salamat po. And of course, I'd like to say hi to Nong for always being there for me. I love you so much. Christine, Shane, Christopher, Pete, and of course, keep on reading. Hataw Tabloid, number one sa Tabita. Yes. And of course, my favorite sagad, Jean Estrabella. And pretty soon, soon to come out, Ren Mate, Sir Benny Antiporta. Ayan. At syempre po, ayan, lagi niyo pong susuportahan ng aming vlog show. And of course, yung aming FB Live every Saturday po yan. Live na live po yan, 7 to 8 p.m. po kami. Every Saturday po talaga yan, yung Facebook Live namin worldwide. At gusto ko rin po kayong, siyempre po, i-flag yung aming, yung aking sinusulatan pang isa, yung Police Files Tonight. Of course, mabenta rin. Ayan, si Miss Blaise Serrera, aming entertainment editor. Napakabait! Ang sweet ko po na si Sir Joey Binancio at Ma'am Lenny Binancio. At syempre, balikan natin yung Hataw, Diaryo ng Bayan, number one sa balita ng aming bossing publisher, ayan, bossing friend publisher na talagang very kind yung heart niya talaga. Kind-hearted talaga. Oozing with compassion. Yes. Sir Jerry Yap, na nag-birthday ka makailan. Belated happy birthday to you. And of course, ang ating managing editor, Ma'am Gloria Galuno. Ma'am Gloria Galuno, na very loving, kind, and understanding, supportive. Of course. Sa atin. Si Miss Pat, the cashier. Oh, a baby na siya. Miss Carla. Ayan. Baby girl. Siyempre, Dobby San Andres ng Canada. Direct Reno Oposa ng Toronto, Canada. At JC Garcia na natutuwa sa atin. JC Garcia, sabi, I love you. I miss you. Sabi ni JC, my future. Wow. Of course. Thank you naman sa mga papuri ninyo yan. Nakatataba ng puso. At syempre po, babalik po kami sa Monday. Dito pa rin sa nag-iisang internet show na talaga namang kabog na kabog ang mga showbiz chika. At right items ang chika mo, Blanca Kabog. Dito, Tita Forbes. Tita Peter Ledesma, nagpupugay po sa inyong lahat. Thank you! Parang nagbabandaan.